Nandito ako ano, bilang pagsuporta sa aktibidad na ginagawa natin ngayon. Ito nga yung Food Not Bombs. Isa siyang pagkilos na kung saan nagbibigay ng libreng pagkain. May free market, nagbibigay ng mga libreng gamit. Mga gamit na hindi na ginagamit ng mga tao, pwede mo ibigay, pamahagi. Tapos may mga workshop dito, libre din. Ginagawa sa Food Not Bombs ng kolekta ng pagkain mula sa palengke, hinihingi, at pagkatapos na niluluto ng may pagmamahal para ibahagi pa ulit sa tao. So, naglatag din kami dito ng free coffee, free tea, tapos yung free school. Gagawin din namin dito sakali kung ano yung nakasanayan namin gawin dun sa locality namin. Organisado sa pamamaraan ng horizontal organizing. So walang sentralisadong organisasyon. Walang leader dito, lahat pantay-pantay. Lahat ang inisyatibo ng bawat individual, ng grupo. At walang nagtutulak na gawin ito, kundi yung konsensya at yung individual na kamulatan, no, sa kung anong nangyayari sa estado o sa lipunan. Itong lugar na to, dito namin na-express yung mga anong gusto naming mangyari, anong ideal sa amin na community, na society na dapat galawan ng mga tao. Hindi pera! Hindi pagkain! Hindi bomba! Ang Food Not Bombs ay isagawa, ginagawa ng maraming mga volunteers, ng maraming mga collectives. Hindi lang dito sa kapuluan, kahit na sa iba't ibang panig ng daigdig, may mga nagsasagawa ng Food Not Bombs para atakihin ang mga digmaan, para atakihin ang karahasan, para atakihin ang mga pananakop at dominasyon, lalong-lalo na ng mga korporasyon na binabakapan ng mga malalaking institusyon katulad ng mga estado. Ito ay isang direktang action para kondinahin ang gobyerno na dahil sila'y naglalaan ng pondo sa armas, panggera, nagpopondo sila sa mga war on drugs, para pumatay ng tao, pero hindi sila nagbibigay ng mas malaking pondo sa mga social services tulad ng sa health, sa education, at sa pagkain. Nandito ako para makiisa at tutulan yung ginagawang karahasan ng Estado, lalo-lalo ang gobyerno ni Duterte sa yung war on drugs. At yung apat na volunteer ng Food Not Bombs ay naging biktima din ito. Dalawang kasama natin sa Davao ang napatay, saka dalawang volunteer ng Food Not Bombs sa Bulacan ang napatay din dahil daw sa war on drugs, dahil daw mga naglaban. Itong mga patayan na ito ay magpapatuloy kung hindi tayo magsasalita o kukondinahin ang mga ganitong klase ng gawain ng Estado. Naririto ako para sa hustisya, hindi lang doon para sa mga namatay, kundi para rin doon sa sariling determinasyon ng mga katutubo at para na rin doon sa mga biktima ng inequality o ng hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ang tatapos sa nangyayaring problema natin
yung kultura ng pagbibigayan, kultura ng pagiging mabait sa isa't isa. Kaya tingin ko importante na pag nagko-call out tayo na hindi tayo payag sa gandong klase, no? Kailangan natin pumalag. Kaya nandito tayo ngayon. Hindi man direkta na makita ng gobyerno to, ng estado, at least din doon sa mga tao, no, sa public, sa malawak na publiko, na makita nila na may nananawagan ng hustisya at nagpapakita ng pakikiisa.